May mga nag-invite na ba sa inyo sa networking or MLM? Yung sinasabi, friend, may business opportunity ako para sa iyo, napapakita sa inyo. Sounds familiar? O ano, jo-join ka ba o hindi? Kung gusto malaman, panoorin nyo ito. If you are here, then you are on the road to become wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkee, also known as Mr. Ching Positive. Thank you very much for subscribing to this channel. If you haven't subscribed, please do subscribe. And once you click subscribe, don't forget to click the bell button pag may bagong videos. Manonotify po kayo kaagad. Okay, itong pag-uusapan po natin na topic na network marketing or multi-level marketing is kind of controversial. Controversial. Controversial in the sense na yun nga, may mga ibang hindi maganda review, may mga iba naman ay naniniwala naman sa industry na ito. Whatever, okay, whatever you believe, I respect it. I just need to do this video since many of my followers and subscribers is asking me about the topic of networking or multi-level marketing. Is it a good alternative income? That's the reason why, para matapos na ito, na paulit-ulit na lang natanong, I decided to make a video out of it. But before I start, let me offer some disclaimer. Ano po yung mga disclaimer? Number one, I'm not here to promote any company. I don't belong to any company or multi-level marketing industry, multi-level marketing company. Number two, I'm not here to defend the industry. Okay, marami na po mga testimony ng mga taong nagtagumpay sa industriya na ito so that I don't need to defend them already. The industry can speak for itself. My goal in this video right now is just to remove the misconception about the industry, and I hope that it will enlighten you after this video. Ano po ang pag-uusapan po natin, ang topic po natin after this video are the five lies people believe about network marketing. Ano ba itong mga pinapaniwalaan nila na hindi naman talaga tama? Lie number one is what? Eh mga ganun, illegal yan, pyramid scheme yan, lokohan yan. Okay. Not just because the shape is a pyramid in form, di ba? Kasi nag-start yan with 1, nagiging 2, nagiging 3, nagiging 4. Kaya nga feeling mo, parang pyramid shape siya. In terms of not because they're pyramid in nature yung shape niyan, ay nagiging illegal na siya. Sa totoo lang, kung size and shape lang po ang magiging basis at magiging tendency for you to determine a company is illegal, alam mo sa totoo lang, ang gobyerno natin illegal. Bakit? Starts with the president, vice president, then senators, then congressman, pababa na pababa, pyramid and shape. Ang company that you represent also is illegal. Nandun din yung CEO, nandun yung president, ABP, tapos managers, tapos yung mga staff. All organizations, in terms of size, is pyramid in nature, di ba? Yung structure. Pero what makes it legal and illegal is not in the structure, it is the manner when they transact their business. So the truth is what? Not every MLM company is illegal. Oo. So kasi ang problema po kasi talaga ito, ito yung problema. Ang tendency po kasi, tingin po natin ganito, pag isang kumpanya ay naging, let's say, illegal, di ba? Na isang company ng not network marketing, ay illegal yan, o piramidin yan. Ang tingin natin lahat ay illegal na. Parang sa ano ba? Politicians. Pag nakita natin isang korap, ang tingin feeling natin lahat korap. Pag isang pulis, nangurakot, di ba? Kumuha ng koto, ang feeling natin lahat ng mga pulis, kotongero rin. No, that's not true. Likewise, it doesn't also follow if one company is illegal, every company is illegal. Okay? That's lie number one. Let's go to lie number two. This is a get-rich-quick scheme. Oh, ay, kung gusto mo yumaman, talagang, sumali ka sa network marketing, yayaman ka. Sa totoo lang, that's not true. The truth is this. Hindi lahat ng sumasali sa ganitong negosyo ay yumayaman. Tama? That's the truth. This is not a get-rich-quick scheme, but the truth is this is a get-rich-sure scheme. Yan ang hindi ka instant yayaman, pero pwede kang yumaman. Sigurado kang yayaman pag ginawa mo ng tama. Oo. So, sa totoo lang, kung gusto mo talagang biglang yaman, hindi to para sa'yo. Ang tanong nga ng iba, bakit yung upline ko? Sumali dito, bigla na lang, kumita na lang after 3 months, million na agad ang kinita. Oo. Dapat tanungin mo, gaano na ba siya katagal sa negosyo to? May grupo na ba siya? Anong pumasok siya dito? Di ba sa tagal niya nagbi-business ng network marketing, I'm sure, meron na siyang tinatawag na leverage. Parang ano lang yan
nakakainis talaga. Sa YouTube naman. Sa YouTube, ganun din po. May mga ibang YouTube na channel, napakabagal ang growth. May mga ibang mabilis po. So, one perfect example, it took me how many years? It took me how many years? 2016 ako nag-umpisa. 2020, it took me almost 4 years before I grew up to 500,000. 4 years? 4 years. Itong si Catherine Bernardo. Catherine Bernardo. Bernardo. In less than 1 week, ilang subscriber? Less than 1 week, 743,000 subscribers on less than 5 days pa lang yata. Anong ginawa? Nag-slow mo lang, naglakad lang. Bakit niya na-achieve? Eh, syempre naman, may leverage na siya. Sigurado na siya kasi may pangalan, may brand na siya. So, likewise, in network marketing po, hindi po itong get-rich-quick scheme, get-rich-sure scheme, because it takes time really to build. You have to be patient, okay? If you're in the industry already, kung networker ka, kung nagmamadali ka, this is not for you. You gotta be patient. You cannot be in a hurry. It takes at least, ito lang ha, listen to me, kung gusto mo maging successful sa MLM or network marketing, it will take you 6 months to 1 year. 6 months to 1 year to learn, not to earn. 6 months to 1 year to learn. Okay, pero during that time, kumikita ka na ng konti, but if you really want to build a stable network, it will take you 2 years to 5 years. 2 years to 5 years to really, okay, build your business. And probably on the third year, fourth year, fifth year, you might hit your 1 million. Pero pag dito, tumagal ka, kikitain mo talaga yung million. Let's go to lie number three po. People on the top makes all the money. People on the top makes all the money. Sila lang kumikita lang lahat. Isa totoo lang. Ito po, especially if you are in a binary program. Ang binary program po, it starts with you. And then may right and may left ka. Right and left ka. Ang kikita ka lang kung merong kang balance, right and left. Diba? Nasa tuktok ka, kikita ka. Pero paano na kung merong kang right lang? Lahat, right side ang benta mo. Right. Wala kang left. Kikita ka ba? Hindi. So, balance siya. So, ito yung iisipin mo. Diba? Ikaw to. Ito yung downline mo, pangalawa. Yung downline mo, nagbabalance right and left, downline mo. Pero ikaw, wala kang ginagawa, hindi ka nagbabalanse. Oo. Kikita ka ba nandito sa taas? Hindi. Kasi nga, wala kang balance. Pero yung downline mo, sa ilalim mo, nagbabalance, siyang kikita. So, that's a lie. The truth is, in this type of business, sa multi-level marketing, if you do not work, you do not get paid. You don't get paid. Perfect example na pinakita ko, kahit ikaw na sa tuktok, pero sa kabila, wala kang tao, wala kang kita, wala kang benta, wala kang kita, di ba? Pero yung tao mo, balanse siya, kikita siya. That's another what? Lie. Let's go to lie number four. Lie number four is what? You can become rich without doing anything. Oh, no, narinig niya. Oy, alam mo, wala ka nang gagawin. Pag sign up ka lang, kami na bahala maglalagay sa'yo sa right and left. Kami na magtatrabaho. Tapos, sitting pretty ka na, kikita ka lang. Maglabas ka lang ng pera. Ang tawag dyan ay what? Scam. Saan ka nakakita ng negosyo na wala kang gagawin, kikita ka? The truth is this. It takes a lot of hard work to make it in this business. If anyone is trying to recruit you and trying to promise you that you don't have to do anything and then you're gonna make a lot of money, they're scammers. They're gonna cheat you out of your money. All they want is just your money para sila ikumita. Pagkatapos, iiwanan ka na. Matatambakan ka ng produkto, maniwala ka. Believe me, it takes a lot of hard work to make it in this business. Lie number five. No one can become rich. Wala namang yumayaman sa network marketing. Ano yung mga taong nagbibigyan ng testimony, nagpapanggap lang? Ano yung mga sasakyan na pinapakita nila, nagpapanggap lang, di ba? Ano yung mga bahay na binili nila, travel na nakukuha nila, nagpapanggap lang? The truth is this, many people became rich already in this industry. Marami na. So kung talagang titignan nyo po, ito lang pa makikiusap po ako sa inyo. Bago pa kayo pumasok sa ganitong industriya, ha? Pag-aralan nyo muna. Let's recap, okay? What are the lies that we often hear? Ay, illegal yan, number one. No, the truth is, not every company is illegal. It doesn't mean say, you have one rotten apples, everyone is a rotten apple. Number two, this is a get-rich-quick scheme. Talagang yayaman ka agad. No, the truth is this. This is a get-rich-sure scheme. Hindi to biglang yaman. Pero,
pag ikaw nagtrabaho ka, pinag-aralan mo to, at least give yourself at least 2 to 5 years. Stay with this industry, pwede kang yumaman. Okay, another truth, lie is what? People on top makes all the money. Ads. I prove it all to you. If you do not work, you don't work, you don't get paid. Number 4, you can become rich without doing anything. That's another lie. It takes a lot of hard work in order for you to make it in this business. Number 5, no one can become what? Rich. No, the truth is many people has become rich already in this industry. I myself belong to this industry before from 1992 to 2006, 14 years ago. I retired in 2006. I stopped doing it because I chose this career right now. But I can attest to you, I have helped a lot of people to become millionaires in the business, and many of my friends became wealthy because of doing this business. My question to you right now, do you want to know deeper? Ikaw ba isang tao?